Narito ang iRadio Flash Report. Patuloy ang pagpapauwi ng embahada at polo sa ating mga kababayan sa gitna ng banta ng COVID-19. Bukas, May 17, nakatagtang umuwi ang ilan sa ating mga kababayan via chartered flight. Ito na ang pangalawang biyahe mula noong April 28, na kung saan 290 passengers ang pinalad na nakabalik ng Pilipinas. Ayon sa embahada, 347 na mga kababayan natin ang uuwi pabalik ng bansa bukas, May 17, via chartered flight ng Philippine Airlines na may biyaheng Manila to Riyadh, Dammam to Manila. Nasa 105 ang magmumula dito sa Riyadh at 242 naman ng mga kababayan natin ang magmumula sa Dammam. Karamihan dito mga distressed OFW na nanirahan sa shelter o bahay kalinga at yung mga kasong narisolba ng embahada at polo. Halos umabot na ng 637 ang mga naka-avail ng libreng sakay na ito na pinondohan ng DOLE at DFA. Maliban pa dito, ang mga pinauwi ng kanilang mga employers sakay ng commercial flight ng Saudi Airlines. Patuloy na humihingi ng approval mula sa DFA at DOLE ang embahada at polo upang magkaroon ng maraming flights para sa mga kababayan natin sa mga susunod na araw. Mahigit 1,500 pa po ang mga nakapila na nag-request ng tulong upang makauwi sa Pilipinas. Pag-iusap ng embahada at polo ang pangunawa dahil maraming mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagnanais ngayon na umuwi ng Pilipinas. Palagi lang pong antabayanan ang mga update tungkol sa inyong mga aplikasyon. Para sa mga undocumented, maaari kayong mag-email sa ripat@riyadhpe.com. Kalakip ng kopya ng inyong ikama at pasaporte. Bisitahin din ang Facebook account na RYPE Polo Repatriation for OFW with Exit Visa para sa inyong mga katanungan. Ang mga uuwi bukas ay isa sa ilalim pa rin sa procedure na isasagawa ng COVID-19 Interagency Task Force at isa na dito ang quick testing para malaman kung positibo o hindi sa virus. Kapag nagnegatibo, 3 o 5 araw sa facilities at sila ay papauwi na sa kanilang mga tahanan upang doon na mag-quarantine. Bukas, antabayanan ang live streaming ng mga uuwi nating mga kababayan mula sa King Khalid International Airport. Mula po dito sa himpilang pambalitaan ng iRadio, kasama ang aking cameraman, Dito Yanera Hubayan. Ito po si EJ Barameda Esparago, iRadio correspondent, Saudi Arabia.